Hello at welcome sa Juice TV official channel. Now sit back, relax, and enjoy the movie. Ang palabas natin ngayon ay pinamagatang Wall-E. Noong 22 siglo, ang Earth ay naging isang kaparangan na puno ng basura dahil sa labis na pagkonsumo ng sangkatauhan at kawalan ng pangangalaga sa ekolohiya. Nakatakas ang lahat ng natitirang survivors gamit ang isang starliner na tinatawag na Axiom at nag-iwan ng mga robot na nagko-compact ng basura upang linisin ang planeta. Sa kasamaang palad, ang paglilinis ay ganap na kabiguan at 700 taon na ang lumipas, mayroon na lamang isang robot na natitira na tinatawag na Wall-E. Si Wall-E ay nagpapatugtog ng musika habang siya ay nagtatrabaho at pinapanatili niya ang isang ipis bilang kanyang tanging kasama. Sa tuwing makakahanap siya ng isang kawili-wiling bagay, dinadala niya ito pabalik sa bahay na ginawa niya sa loob ng isang lumang garbage lifter. Ang kanyang koleksyon ay may kasamang isang lumang pelikula, at sa panunood nito ay gusto niyang magkaroon ng mahal sa buhay na mahahawakan ang kanyang kamay. Tuwing gabi, o tuwing may sandstorm, natutulog si Wall-E nang mag-isa sa pamamagitan ng pag-transform sa isang cube. Kapag kailangan niyang mag-charge, hinahayaan niyang ma-recharge sa sikat ng araw ang kanyang baterya. Isang hapon, matapos magka-problema sa fire extinguisher, ginamit ni Wall-E ang kanyang laser para buksan ang refrigerator at laking gulat niya nang makakita ng halaman. Inilagay niya ito sa loob ng isang lalagyan at dinala sa bahay, kung saan may bagong nagbigay sa kanya ng atensyon, biglang lumitaw ang isang maliit na pulang tuldok sa lupa. Nagsimula si Wall-E sa pagsunod sa gumagalaw na liwanag sa paligid, ngunit sa lalong madaling panahon ang tuldok ay dumami, at natuklasan ni Wall-E na ang mga ilaw ay nanggagaling sa isang paparating na rocket. Nagmadali siyang nagtago sa loob ng isang butas at pinagmasdan ang pagbaba ng rocket, pagkatapos ay naglabas ito ng modernong modelo na tinatawag na Eve bago umalis. Agad na nagsimulang lumipad si Eve upang hanapin ang layunin ng kanyang misyon. Si Wall-E ay agad na nagsimulang magkaroon ng crush sa kanya at sinusundan siya kung saan saan, bagamat natatakot pa rin siya sa tuwing bumabaril si Eve sa isang bagay dahil nakakarinig siya ng ingay. Ang ipis ay hindi gaanong natatakot at lumapit kay Eve, na binaril ito bago napagtanto na ang ipis ay isang inosenteng nilalang na gusto lang makipagkaibigan. Hindi mapigilan ni Eve na matawa sa ipis na naglalakad sa kanyang katawan, at dahil dito ay napangiti rin si Wall-E. Sa sandaling marinig siya ni Eve, bumaril siya, at nailigtas lamang ni Wall-E ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagiging isang cube. Dumating si Eve para tingnan siya at nang makumpirma ng kanyang scanner na isa lang siyang tagalinis na robot, hindi siya pinansin ni Eve at ipinagpatuloy ang kanyang paghahanap. Hindi sumusuko si Wall-E at patuloy siyang sinusundan, sinusubukan na mapabilib siya sa pamamagitan ng mga regalo at panlilin lang na hindi nagtagumpay. Nakatoon si Eve sa kanyang paghahanap, ngunit nadidismaya siya dahil wala siyang mahanap. Nang hindi sinasadyang nahuli siya ng magnet crane, nagwala si Eve at sinunog ang buong makina. Nakikita ni Wall-E na masama ang loob niya at nilapitan siya upang aliwin siya, na sa wakas ay nagsimula silang maging magkaibigan. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang sandstorm sa malapit. Nagsimulang magpanik si Eve, ngunit mabilis siyang kinalagkad ni Wall-E sa kanyang tahanan. Ipinakita niya sa kanya ang lahat ng mga cool na bagay na mayroon siya, at alam ni Eve kung paano gamitin ang ilan sa mga ito, tulad ng pagpapalabas ng apoy sa isang lighter. Nang ipinakita sa kanya ni Wall-E ang kanyang paboritong pelikula, si Eve ay gumawa ng isang pag-record nito, pagkatapos ay sinubukan niyang kopyahin ang mga hakbang sa sayaw ni Wall-E. Dahil dito, aksidenteng naitulak ni Eve si Wall-E sa dingding at nabasag siya, ngunit hindi nag-aalala si Wall-E, marami siyang ekstrang pyesa upang ayusin ang kanyang sarili. Gustong subukan ni Wall-E na hawakan ang kamay ni Eve, ngunit sa kasamaang palad ay inalis niya ito. Sumunod, sinubukan ni Wall-E na mapabilib si Eve sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng halaman. Agad niyang kinuha ang halaman at itinago ito sa loob ng kanyang katawan bago pumunta sa capsule mode, lumalabas na ang patunay na may buhay na halaman ang kanyang layunin. Naging desperado si Wall-E at ginamit niya ang lahat ng paraan na naiisip niya para subukang gisingin siya, tulad ng pag-iwan sa kanya sa ilalim ng araw para mag-charge at kahit na isama siya sa pakikipag-date, ngunit walang gumagana. Sa kalaunan, sumuko si Wall-E at bumalik sa trabaho, huminto lang para tumingin sa lighter para alalahanin ang panahon nila ni Eve. Biglang, isang dagundong ang nakakuha ng atensyon ni Wall-E, bumalik ang rocket, at kinuha nito si Eve. Tumakbo si Wall-E sa rocket at humawak sa rehas nito para makasama siya. Ang rocket ay umabot sa kalawakan at si Wall-E ay namangha sa lahat ng kanyang nakikita, ginamit din niya ang pagiging malapit sa araw upang ganap na mag-recharge. Sa kalaunan, nahanap nila ang Axiom na nagtatago sa isang kalawakan na malayo, at maraming tagalinis na robot ang humarap sa rocket upang linisin ang lahat mula sa potensyal na kontaminasyon. Isang maliit na robot na tinatawag na Mo ang sumubok na linisin si Wall-E,
Ngunit nang alisin ng ibang mga robot si Eve, nagsimulang sundan sila ni Wall-E, na nag-iwan ng bakas ng putik. Ibig sabihin, si Mo ay nagsimula na ring sumunod sa kanila. Nakarating sila sa isang koridor kung saan natuklasan ni Wall-E ang realidad sa likod ng kasalukuyang kalagayan ng sangkatauhan. Lahat sila ay naging mataba at tamad, at gumagalaw sila sa mga lumulutang na upuan, ang kanilang mga mata ay hindi maalis sa screen. Ang pamamahala ng Starliner, mula sa pagtuturo sa mga sanggol hanggang sa pagluluto, lahat ay ginagawa ng mga robot. Nakuha ng presensya ni Wall-E ang atensyon ni John at naging dahilan ng pagkahulog niya sa kanyang upuan, na nagudyok sa kanya na sa wakas ay tumigil sa pagtingin sa screen. Habang ang isang grupo ng mga robot ay dumating upang itulak si John pabalik sa kanyang upuan, si Wall-E ay nagmamadaling sinundan si Eve at upang maabot siya ay humingi siya kay Mary ng espasyo upang makadaan siya. Napaatras si Mary at naging dahilan ito para tumigil din siya sa pagtingin sa screen, na natuklasan ang realidad sa paligid niya na parang ito ang unang pagkakataon. Nagpanggap si Wall-E bilang handler ni Eve at sumama sa kanya upang suriin ni Otto, ang AI autopilot ng spaceship, na mabilis na nag-scan at pumunta upang gisingin ang kapitan upang ihatid sa kanya ang balita. Si Captain McCray ay isa ring tamad na hindi umaalis sa kanyang upuan. Si Wall-E ay nagtago sa ilalim ng mesa upang panoorin siyang dumaan sa nakakapagod na gawain ng pagtiyak na maayos ang sistema. Matapos ibigay sa mga tao ang pang-araw-araw na anunsyo, sa wakas ay ginising ni McCray si Eve at nakitang mayroon siyang positibong resulta. Hindi ito gumana, at nang pindutin ni McCray ang plant button sa kanyang panel, isang video ang agad na nagsimulang mag-play. Ang presidente ng Earth ay lumabas sa screen at ipinaliwanag na ang isang positibong resulta ay nangangahulugan na ang mga robot ay nakahanap ng buhay na halaman sa Earth, ibig sabihin ay maaari silang bumalik. Ang control panel ay naglabas ng isang manual na sinuri ni McCray para sa mga tagubilin, at habang siya ay abala, sinubukan ni Wall-E na lapitan si Eve, na nabigla nang makita siya at mabilis siyang pinagtago. Nag-activate si McCray ng robot arm para kunin ang halaman, ngunit nang buksan ni Eve ang kanyang katawan, nagulat siya nang makitang wala na ang halaman. Sinabi ni Otto na malamang na may sira siya, kaya tinawag ito ni McCray na isang maling alarma at kinansela ang paglalakbay sa Earth bago ipadala si Eve upang ayusin. Nang sa wakas ay ipinakilala ni Wall-E ang kanyang sarili kay McCray, nakipagkamay siya at nag-iwan ng dumi sa mga daliri ng kapitan, kaya ipinadala siya ni McCray upang linisin. Nang makaalis na ang mga robot, inilagay ni McCray ang dumi sa scanner upang masuri at nagulat siya sa lahat ng bagay na natutunan niya tungkol sa Earth, kaya pinanatili niyang abala ang sarili sa pagtatanong sa AI ng maraming tanong. Dumating sina Eve at Wall-E sa departamento ng pag-aayos at si Eve ay pinilit sa isang capsule mod na may espesyal na hardware. Halos ganoon din ang pag-aayos kay Wall-E, ngunit iniwasan niya ang mga braso at nauwi sa pagpapaganda mula sa isang sirang beauty assistant robot. Pagkatapos, si Wall-E ay inilagay sa isang hawla habang si Eve ay binibigyan ng maintenance treatment. Napagkamalan ito ni Wall-E na isang torture, kaya binasag niya ang hawla gamit ang kanyang laser at sinira ang pinto para iligtas si Eve. Sinusubukan ng nagtatrabahong robot na tirahin si Wall-E para pigilan siya, ngunit naiwasan ito ni Wall-E at napunta ang tira sa control panel. Naging sanhi ito ng pagbubukas ng lahat ng mga hawla, at ang mga robot ay sinamantala ang pagkakataong makatakas. Dahil itinuturing nilang tagapagligtas si Wall-E, dinala siya ng mga palyadong robot, at sinundan sila ni Eve. Pagdating nila sa isang corridor, hinarang ng isang grupo ng mga robot na gwardya ang kanilang daan at kinunan sila ng litrato para itaas ang alarma. Lumitaw ang larawan sa lahat ng screen ng ship na nagbabala sa mga tao tungkol sa mga nagre-rebelding robot at sinubukan ng mga gwardya na arestuhin sila. Agad na kinuha ni Eve si Wall-E at lumipad, nagtago sa isang bintana hanggang sa mawala ang mga bantay. Pagkatapos, dinala ni Eve si Wall-E sa elevator kung saan sinubukan niyang maging palakaibigan. Gayunpaman, galit na galit siya sa mga kalokohan na ito kaya binaril niya ang screen para tumahimik siya. Nang makarating ang elevator sa garahe, sinubukan ni Eve na ilagay si Wall-E sa isang pod para ibalik siya sa Earth, ngunit tumanggi siyang umalis kung hindi pupunta si Eve. Bigla silang nakarinig ng ingay, at sina Eve at Wall-E ay pumasok sa capsule mode para magtago. Isang maliit na robot ang dumating na kinokontrol ni Otto, na nagdala ng halaman upang ibalik ito sa Earth. Si Wall-E ay nagmamadaling pumasok sa pod upang subukang iligtas ang halaman, ngunit sa sandaling iyon ay na-activate ng maliit na robot ang pod at si Wall-E ay lumipad sa kalawakan. Agad na pumasok si Eve sa isang emergency exit at inilunsad din ito habang pinipindot ni Wall-E ang lahat ng mga button para ihinto ang pod, ngunit sa halip ay na-activate niya ang self-destruct. Pinapanood ni Eve kung paano sumabog ang pod at sa tingin niya ay tapos na ang lahat, ngunit biglang dumaan sa kanya si Wall-E gamit ang fire extinguisher na parabang ito ay isang jetpack. Ang parehong mga robot ay lumipad sa paligid hanggang sa wakas ay nagkita sila sa gitna, at ipinakita ni Wall-E na nagawa niyang iligtas ang halaman. Tuwang-tuwa si Eve na niyakap niya si Wall-E at pinagdikit ang kanilang mga ulo, nagbahagi ng munting kislap ng kuryente na parang halik.
Nagulat si Wall-E ngunit natutuwa rin dito at ginamit niya ang kanyang extinguisher para sayawan si Eve sa kalawakan habang pabalik sila sa ship. Nakikita ito ni na John at Mary na sa wakas ay natatamasa ang magandang tanawin ng kalawakan at ang paglapit sa bintana ay nagpapahintulot sa kanila na magkita ng totoo. Si Eve at Wall-E ay bumalik sa spaceship at si Eve ay palihim na umiiwas sa mga gwardya na iwan si Wall-E. Ligtas niyang narating ang silid ng kapitan at ibinigay ang halaman kay McCray na nasa sabik dahil makakabalik na sila sa Earth. Pinutol siya ni Eve para ipakita sa kanya ang mga recording na kinuha niya sa planeta at ang pagkadismaya ni McCray na makita ang Earth na hindi tulad ng magandang lugar na nakita niya sa mga lumang larawan. Gayunpaman, nang e-play din ni Eve ang lumang pelikula ni Wall-E, ang tunog ng musika ay nagbalik ng pag-asa at nagpa siya si McCray na kung ang maliit na halaman ay hindi sumuko, hindi rin siya dapat sumuko. Ang pelikula ay umabot sa bahagi tungkol sa paghawak ng kamay at si Eve ay nagsimulang mag-isip tungkol dito, lalo na nang ang video ay biglang ipinakita sa kanya ang lahat ng mga bagay na ginawa ni Wall-E para sa kanya habang siya ay natutulog. Samantala, sinubukan ni Wall-E na hanapin si Eve sa pamamagitan ng pagpasok sa isang trash chute at sinundan siya ni Mo. Sinubukan ng kapitan na utusan ang spaceship na magtungo sa Earth, ngunit pinigilan siya ni Otto at hiniling ang halaman. Tumanggi si McCray at humingi ng paliwanag, kaya nag-play si Otto ng isa pang video. Inanunsyo ng Pangulo ng Earth na ang programa ng paglilinis ay isang malaking pagkabigo at ang antas ng toxicity ay hindi mabubuhay ang tao sa Earth. Nangangahulugan ito na ang proyekto sa muling pagkolonya ay nakansela at inilalagay ng direktiba ng A113 ang spaceship sa walang hanggang autopilot upang ang mga tao ay manatili sa kalawakan. Loyal si Otto sa A113 at iyon ang dahilan kung bakit kinuha nito ang halaman mula kay Eve nang tingnan siya nito sa unang pagkakataon. Napansin ni McCray na ang video na ito ay humigit kumulang 700 taong gulang na nangangahulugan na ang impormasyon ay luma na at ang plano ay nagpapatunay na ang buhay ay posible sa Earth. Ibig sabihin, dapat silang bumalik. Tinawag ni Otto ang maliit na robot nito upang pigilan sila at nang kinuha ng maliit na robot ang halaman, pinagbantaan nito ni Eve. Tumugon ang robot sa pamamagitan ng pagtatapon ng halaman sa trash pipe, ngunit sa sandaling iyon, si Wall-E ay umakyat mula dito kasama ang halaman sa ulo nito. Sinubukan ni Eve na muling makipagkita kay Wall-E, ngunit nakuha siya ng maliit na robot. Itinago ni Wall-E ang halaman sa loob ng kanyang katawan, ngunit nakuryente siya ni Otto at itinulak siya sa tubo bago ilagay si Eve sa capsule mode at inihagis din siya. Pagkatapos ay ikinulong ni Otto si McCray sa kanyang silid upang patahimikin siya. Makalipas ang ilang segundo, nagising si Eve dahil sa pagpindot ng mouse robot sa kanyang button, natagpuan ang sarili sa silid ng tapunan ng basura. Dito, diniin ng makina ang basura sa mga cube upang itapon ang mga ito sa kalawakan, at parehong si Eve at Wall-E ay napunta sa loob ng cube na iyon. Gamit ang kanyang baril, pinalaya ni Eve ang kanyang sarili, ngunit hindi sapat ang kanyang lakas para hilahin din palabas si Wall-E at makaalis sa mga cube. Biglang sumulpot si Mo at napadpad sa inner door. Ang lakas ng pagbuga ay tumulong kay Eve na ilayo si Wall-E mula sa basura at lumipad siya pabalik upang kumapit kay Mo. Napansin ng mga robot na may problema at agad nilang isinara ang mga pintuan sa labas, dahilan para makaligtas ang tatlo na bumalik sa loob. Hindi gumagana ng maayos si Wall-E, kaya naghanap si Eve ng mga chips para ayusin siya. Sa kasamaang palad, wala sa mga modernong piraso na ito ang gagana para sa isang lumang modelo at binigyan ni Wall-E si Eve ng halaman na humihiling sa kanya na unahin ang misyon. Noong una, tumanggi si Eve at sinubukan pa niyang hawakan ang kamay ni Wall-E para magbago ang isip niya, ngunit itinulak ni Wall-E ang kamay niya at iginiit na mas mahalaga ang Earth, na ipinapakita ang lighter bilang patunay. Napagtanto ni Eve na ang Earth ay mayroon ang mga kinakailangang bahagi upang ayusin siya, kaya kinuha niya ang lahat at lumipad pabalik sa pangunahing lugar ng spaceship. Nakita sila ng isang gwardya at itinaas ang alarma, ngunit itinulak ito ni Eve at nagpatuloy habang sinusundan siya ng iba pang mga kasamang robot. Nakita ni Otto ang lahat sa screen at nag-activate para dumami ang mga bantay. Nakita rin ni McCray ang lahat ng ito at sinimulan niyang guluhin ang control panel para makagawa siya ng transmission. Lumitaw ang kapitan sa buong spaceship upang ipakita kay Eve ang instruction manual na itinuturo ang lugar kung saan dapat idiposito ang halaman. Si Eve at Wall-E ay agad na nagsimulang gumalaw nang makita ang kanilang mga sarili na napapalibutan ng mga bantay na robot. Gayunpaman, ang mga kasamang robot ay agad na nagsimulang makipaglaban sa mga gwardyo upang linisin ang daan para sa kanilang tagapagligtas. Samantala, inilagay ni McCray ang larawan ng halaman sa screen at tinawagan si Otto na nagpapanggap na ang halaman ay nasa kanya upang puntahan siya ng AI. Sa sandaling pumasok si Otto sa silid, tumalon si McCray dito upang labanan ito at sa pakikibaka, nasipa niya ang maliit na robot sa bintana. Pagkatapos ng maraming paghila, nagawa niyang maabot ang control at i-activate ang traveling mode ng spaceship
Ngayon ay sinimulan na ng mga robot na ilagay ang mga tao sa pagtulog sa kanilang paglalakbay pabalik sa Earth. Ang espesyal na kapsula para sa halaman ay bumukas sa gitna ng spaceship, ngunit nang malapit na itong marating ni Naive at Wall-E, itinulak ni Otto si McCray at kinontrol ang spaceship para mahulog ang halaman. Nahulog ang lahat ng tao sa kanilang mga upuan, at kailangang magtulungan sina Mary at John para iligtas ang isang grupo ng mga sanggol. Nagsimula ring mahulog ang dalawang malalaking upuan, ngunit pinigilan ito ni Eve bago pa man magdulot ng pinsala sa mga tao. Isinara ni Otto ang espesyal na kapsula, kaya nagmamadali si Wall-E na pigilan ito, na lalong sumira sa kanya. Nagsumikap si McCray at sa wakas ay muling tumayo, na nagpapahintulot sa kanya na tumalon kay Otto at i-off ito ng tuluyan. Pagkatapos ay ibinalik ng kapitan ang spaceship sa lugar, at pumunta si Eve upang tingnan si Wall-E habang hinihiling sa lahat na hanapin ang halaman. Si Mo, ang mga kasamang robot, at ang mga tao ay nagtutulungan upang kunin ang halaman at itapon ito sa kapsula. Inactivate nitong muli ang programa ng pagbabalik sa Earth at inalis si Wall-E mula sa pressure, ngunit hindi siya gumagana. Sa loob lamang ng 10 segundo, ang spaceship ay hinila ng isang hyper jump at bumalik sa Earth. Sa sandaling mapunta sila, dinala ni Eve si Wall-E sa kanyang tahanan at inayos siya, na nagbutas sa kisame upang muling magkarga sa sikat ng araw. Nagising si Wall-E ngunit nalungkot si Eve nang makitang hindi siya nito nakikilala, kahit na noong ipinakita niya sa kanya ang kanyang koleksyon at ang pelikula. Tila nawala ang personalidad ni Wall-E at nagsimula na siyang magtrabaho tulad ng isang regular na robot. Nilapitan siya ni Eve para magpaalam sa huling paalam sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang kamay at pagbibigay sa kanya ng kaunting electric keys, dahilan para biglang hawakan ni Wall-E ang kamay ni Eve. Unti-unti, bumalik ang personalidad ni Wall-E, at sila ni Eve ay may matamis na sandali na magkasama habang ipinapakita ni McCray sa mga tao kung paano palagwin ang halaman. Mula noon, ang mga robot at mga tao ay nagtutulungan upang muling itayo ang kanilang lipunan gamit ang mga nature-friendly na pamamaraan.